Kabayan, alam mo ba na meron ng bagong disenyo ang OWA Mobile App? Kaya naman kabayan, in this vlog ay ating pong susuriin ang mga bagong features nito at ating alamin kabayan kung paano mag-renew ng ating OWA membership using the new updated OWA Mobile App. Welcome back po ulit kabayan, this is from God's Info TV. Isa pong OFW based po ito sa Sudbury, Ontario, Canada kabayan. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please consider to subscribe naman kabayan. Hit me notification bell, yung all mismo para like ang updates at yung mga incoming videos na ina-upload. At paki-like ng video nito kabayan, yan importante. Kasi naman po para may rekomenda ng YouTube sa iba pa mga Pilipino around the globe ang mga ganitong mga information about sa mga OFW. So in this vlog na nga po kabayan, ano, pag-uusapan natin ang bagong disenyo. Ayan, no? Bagong-bago ang design ng OWA Mobile App kabayan. At ipong explore ito kabayan kung ano yung mga dinagdag nila ng mga features. At kung paano tayo mag-renew ng ating OWA membership. Every 2 years po yan, tandaan nyo, OWA membership kabayan using OWA Mobile App. Okay, so let's go kabayan. Tandaan nyo po kabayan, kung meron kayong lumang OWA Mobile App, dapat nyo po yan i-delete kabayan at mag-install po kayo ng bagong OWA Mobile App. Okay, so bali ito na po yung pinaka dashboard o interface ng OWA Mobile App. May apat po yan na option kabayan: login, hotlines, renew membership, program and services kabayan. Now, the moment na na-download nyo po ang bagong OWA Mobile App kabayan, ay mag-login na po tayo. Okay, so dito po natin makikita ang dalawang logo ng OWA at saka yung bagong Pilipinas logo po yan ng DMW Mobile App. At dito meron pong username at saka password. Dapat tandaan nyo, lagi nyo pong ilista yung mga ating mga personal records. Kasi halimbawa kapag ka nakalimutan nyo naman ay meron ditong password. At kung hindi ka sure kung meron kayong username o meron kayong password o meron kayong account, ay maaari nyo pong i-verify yung account kabayan. So let's say nakalimutan ko ang aking password, so i-click natin yung forgot password. Okay? At dito po nakalagay ang email, last name, first name, middle name, extension name kung meron kayo, at birth date. Para po ito kabayan sa OWA Mobile password reset. Subukan natin kung meron po bang ipapadala na bagong password sa ating nakarehistro na email. So i-enter ko po ang aking mga personal information. Okay? So ayan, na-enter ko na ang aking personal record at i-click natin yung submit. At meron pong lumabas na message kabayan, password successfully reset. Please check your email for your username at password. So puntahan lang natin ang aking email. Ayun, meron nga pong pinadala na mensahe mula po sa OWA MISD. So dito po nakalagay kabayan ang ating username at yung password niyo po. So mag-i-login na natin kabayan. Ayun, successfully login na po tayo. Ayan, yan na po ang loob ng OWA Mobile App. May napansin ako kabayan, may flag siya sa loob, ano? May flag siya na hindi siya, yung flag ay hindi naman gumagalaw, steady lang. Ayan, di ba? So dito sa baba, yung pinaka-OFW interface niya ay merong limang option. Personal information, news, e-card, hotlines, at saka program and services ng OWA Mobile App kabayan. So, dito po sa personal information kabayan, ay dito natin makikita ang ating status kung active ba o hindi. At saka merong profile picture, maaaring mong ipalitan yung kabayan kung hindi mo gusto yung profile picture mo. At dito rin makikita ang ating civil status, birthday, address, contact number, passport number,
Tsaka yung mga latest information na yung contract nating kabayan, at saka yung job site, at saka yung employer natin, at saka posisyon. Now, dito naman sa news, well, about sa news lang ito, ng mga about sa mga OFW. At yung pangalawa ay e-card. Ayan, e-card. So yung profile picture ng e-card kabayan ay maaari din nyo po yung palitan. Mamaya, tuturo ko sa inyo kung paano yan palitan. Okay, sa susunod naman ay hotline. Okay, merong hotline overseas, regional, saka local. Maaari po kayo rito kabayan, tumawag, i-click nyo po yung hotline na yan para kung gusto nyong humingi ng tulong. Okay, at para naman sa mga programa kabayan at services ng OWA, nariyan po ang emergency assistance, maaari kayo mag-message do kabayan, at maaari din po kayong mag-inquire ng mga programa katulad po ng mga scholarship sa OWA at saka training. Now, mabalik tayo doon kabayan sa profile and information, kasi po doon po sa lumang OWA mobile app ay marami po naka-experience, at isa na po ako doon na hindi natin ma-edit at ma-rectify kabayan kung mayroong mga pagkakamali kagaya ng mga spelling o mali yung mga date of birth ng ating mga beneficiary. So punta lang po tayo sa personal information, at dito po sa may bandang taas, nandiyan po ang beneficiary. So dito po nakikita ko ay wala pa rin ganung opsyon kabayan, wala pa rin tayong access to edit o para ma-rectify natin yung mga wrong misinformation na naka-encode dito sa ating beneficiary. Sa beneficiary kasi, nandyan lang yung asawa mo, saka yung anak mo. Okay? At saka yung address ng beneficiary mo. Maari lang tayong mag-add ng mga beneficiary, pero walang option kabayan to edit para ma-rectify yung mga maling mga spelling kabayan. Okay, so since wala yung ganung features, ganun pa rin, ano? So balik tayo. Punta naman tayo sa benefits avail. So dito po makikita, benefits avail ay naka-avail po ako ng Dole Acap worth 10,000 po kapanahon na ng COVID-19. Okay? Now punta naman tayo sa payment history. Dito po lahat nakapaloob, dito po lahat naka-record ang yung payment history kabayan. Tandaan niyo po, ang OWA membership ay valid lang po for good 2 years. Okay? At nakikita nyo yung kabayan, yung parang gear dyan sa pinakadulo, i-click nyo po yan, at dito natin maaari mag-update ng ating mga personal information. Maaari kayo mag-update ng inyong telephone number, email address. So dito po yun gagawin kabayan. Okay? Update your personal information. Back tayo. Kung gusto nyo mag-change ng profile kabayan, click mo na yung profile. Okay? Maaari kayong may dalawang option, choose photo o kaya open camera. Okay? So balik ulit tayo, punta ulit tayo doon sa e-card. Ayan. Dalawa rin may dalawang option, choose photo at open camera. Kung gusto nyo kabayan, palitan yung o kaya halimbawa pag wala pang picture ang yung profile, maaari kayong pumili o magpa-picture using your mobile phone kabayan, i-click nyo lang po yung open camera. Okay? So back ulit tayo, puntahan naman natin kabayan yung personal information natin mismo. Dito makikita ang status mo, status membership mo sa OWA, kung active or non-active kabayan. At dito sa baba, wala na akong makikita to yung renew your membership. Ano, dati meron to eh. Dito nakalagay, active pa ang aking status 2023 December 1. Okay? Hanggang doon na lang yung aking membership. So pagkatapos nun, expired na. So kailangan natin mag-renew. Halimbawa kabayan, halimbawa expired na yung yung membership ko. I-try natin na mag-renew kung ano ang ating ma-experience. Ano? So dito po nakalagay, please upload your latest passport. Okay, so kahit hindi latest, basta valid pa, no? Or OEC. So since nga hindi pa ako umuwi kabayan, pero kumuha na ako ng OEC for the sake of this tutorial. Kasi pwede naman din kumuha kahit hindi na pa tayo uuwi. At latest contract. Okay, then upload natin ang latest passport at contract. Dito may nakalagay yung button. Click natin yan. Okay, so ang lumabas, upload your latest passport.
May dalawang option, choose photo or open camera. Okay, then upload passport. Ayun. Upload successful. Press natin yung okay. And then, yung susunod naman kabayan ay nakalagay, upload OEC. Ayan, napicturean ko na, and then upload natin. So, may lumabas na message kabayan, ano? Renewal request sent. Please wait for an email notification for evaluation of your request. Tapos, yung personal permission kabayan, dito lumabas, renewal request and review. Ayan, may message na lumabas, ano. So, yun lang pagkakaiba kabayan, ano, hindi tayo diretso na maari makapag-renew unlike dun sa lumang OWA mobile app na kapag kiklik mo yung renewal button, ay automatic mapupunta tayo dun sa mga merchant, dun sa mga partner ng OWA kung saan kinukulekta yung bayad natin. Pero ngayon, ay hindi na po, wala na po ang ganong option. Siguro, kailangan pang reviewin ng Migrant Workers Office ang ating status kabayan dito po sa bagong OWA Mobile App. So, magsisend sila ng notification, titignan nila ang ating status, kung ito ba active or inactive kabayan. But, for the purpose of this video tutorial, ay ginawa ko po yung renewal kahit active pa po ang aking status kabayan. So, yun lang po kabayan, ano? Medyo dismayado po ako ng konti kasi hindi naman natugunan yung problema dun sa lumang OWA mobile app. Yung mga dinaing sa atin ng mga sa ating mga subscriber, marami po nagko-complain sa akin, nag-raise ng complaint na hindi raw maaring ma-edit. Paano ba i-edit, sir, yung mga wrong spelling, yung mga mali, mga date of birth dun sa kanilang beneficiary. Okay? So kabayan, tandaan nyo po, ako po isang OFW na gaya nyo. Kaya naman, ang inyong mga complain ay akin sineryoso at sinayin ko po ito kabayan sa OWA. Kung gusto nyo mag-complain kabayan, mag-raise ng inyong mga complain, ay mag-send kayo ng email sa support, okay? support@owa.gov.ph. Ulitin ko po, support@owa.gov.ph. Doon po tayo maaring mag-raise ng ating mga complain at magreklamo kung meron, kung kayong gustong ipa-edit sa inyong mga beneficiary kabayan katulad ng mga maling spelling at mga maling pietsa. Okay? So hanggang dito na lang po kabayan, at kung meron ka pang mga katanungan, this is from Dads Info TV. Pakitype mo lang sa comment section ng ating video. Sasagutin ko po yan kabayan sa abot ng aking makakaya. So okay, magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.